chismisang may trivia. Let's play! Sang Tanong Sang Sabog! Rajun, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Yeah. Let's go! Ito na ang unang sang tanong! Sabog! After college, sa anong kumpanya unang nagtrabaho ang kapuso drama king na si Dennis Trillo? A. Sa isang telecom company. B. Sa isang airline company. Ladies. Si Dennis Trillo kasi, he's a graduate of nursing. Ano talaga siya, may lisensya siya. Pero, marami siyang gustong maabot sa buhay. Gusto niyang lumipad. Kaya nagtrabaho siya sa airlines. Opa. Bilang, eto nga. Bilang gwardiya. Hindi kasi kailangan niya po ng experience bago mag-start. Di ba ganun yun? Oo, totoo yan. Kaya nga nakita mo iba, si Dennis parang very composed siya. Laging kalmado. Kasi na-train siya ng mabuti doon. Alam mo si Dennis, very composed yan. Napaka-composed. Oh, tsaka gusto niya lumipad. Yeah. Oh, kaya ang first na trabaho niya talaga sa telecom company. Oo. Oh, oh. Kasi gusto niya lumipad. Hindi sa pamamagitan ng aeroplano, kundi sa pamamagitan ng airwaves. Okay, meron palang ganun. Airwaves. Ang lalim, ha? Airwaves. Oh, Rodjun, sa tingin mo doon, ano magiging sagot mo ron? Para sa akin, at telecom company. Telecom company? Yes. Sige. Telecom company daw. Kabog or sabog? In 5, 4, 3, 2, 1. Doon naman pala talaga siya una ng trabaho. Okay, tuloy-tuloy tayo. Narito ang pangalawang, sang tanong! Favorite drink ni Julian San Jose ang iniiwasan niyang inumin kapag magpe-perform siya? A. Coffee. B. Boba milk tea. Yes, ano? Kape. Kape. Kasi pag kakape siya, nangangate ang kanyang lalamunan. Hindi niya nakaabot yung letter F-sharp. Ay, mga high note. Tsaka yung T-sharp na medyo, hindi niya na. Mami. Sa, anong T-sharp? F-sharp. Anong T-sharp? Anong T-sharp? T-shirt. Mas mataas yun. T-shirt. Si Paporote, anong yung T-shirt? T-shirt. T-shirt. Malamig nga iniiwasan. Oh, yes. Yung milk na iniinom niya, warm. Warm. Kasi mang isang beses nangyari talaga to sa The Voice. Di ba nagpa-perform siya? Ako taong-taong talaga ako kasi hindi to napalabas, guys. Sabi niya, lumabas yung boba sa bibig niya. Isang buo. Isang buong gano'n. Kaya na-trauma siya. Ayaw niya na uminom ulit. Araw sa tingin mo doon? Coffee or boba milk tea? Coffee. Ano yung iniiwasan niya ginamit? Para sa akin na yung boba diba? Milk tea. Milk tea. Niniwala ako sa inyo doon. Ang galing. Yan, Rodjun. Okay. Sabi ni Rodjun, iniiwasan daw inimin ni Julian ang boba milk tea bago kumanta o mag-concert. Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan! Sabog! Aniwala ako sa inyo. I'm so sorry, Rodjun. Copy! Tuloy-tuloy tayo. Narito ang kanyang pangatlong sang tanong. Sabog! Pwede bang punasan konti? Ayan, nakikita mo ba yan? Yan. Thank you, Mama. Yan. Timothy Eigenman ang tunay na pangalan ni Sid Lucero. Ang tanong, saan nakuha ni Sid ang pangalang Sid Lucero? A. Mula sa pelikula ng tatay niyang si Mark Hill. Or B. Mula sa paboritong libro ng nanay niyang si Bing Pimentel. Okay. Mula sa paboritong libro ng nanay niya, yes, na si Tita Bing. Kasi yung aklat po yun, yung title ng novel na yon, Nasaan Ka Sid Lucero? Murder Mystery siya, kagaya ng Royal Blood. Maraming salamat po sa lahat. Kilig sa Royal Blood. Salamat po. Naisingit. Oo, tsaka kasi si Sid, mahilig sumisid yan sa mga ano. Hindi, mag-free diving! Free diving sa tubig. Correct. Nakwento niya yan sa akin. Kaya talagang tumataon daw yung pangalan niya sa mga hobbies niya. Yes! At saka pangarap na rin yun ng mami niya nung bata pa siya na pag laki nito, dapat marunong sumisid to. Bang gagaling, ha? Si Mark Hill ay isang eksperto sa mga pelikulang horror. Galing. At nung 1992, meron siyang horror film na ang title ay Ang Lalagyan.
lalagyan. Doon nakuha ang pangalan ni Sid. Kasi ang iba pang pangalan ng lalagyan ay si Sidlan. Ah, si Sidlan. Ah! Si Sidlan. Ah! Happy? Happy, happy. Harod yun, happy? Happy, happy. Happy. Ito na to. A, mula sa pelikula ng tatay niyang si Mark Hill, or B, mula sa paboritong libro ng nanay niyang si Bing Pimentel? Para sa akin, A, sa pelikula ng tatay niyang si Mark Hill. Sure na yan, ha? Mula sa pelikula. Sure na po. Okay. Sure na to. Mula daw po sa pelikula ng tatay niyang si Mark Hill, Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Kasi pala, Sid Lucero ang character name ni Mark Hill doon sa pelikula niya, na Batch 81. Batch 81. Ganoing! Okay. Thank you, Rojun! Thank you so much! Thank you! Na-experience ko din. Rojun, kamusta naman ang experience mo sa pag-upo mo dyan sa Buisi Blaster natin? Lalo ang gumawa ko na po. Balik ako dito para ma-experience ko pa ulit-ulit to. Ang saya pala. Makakasama pa rin natin si Rojun at Andrea para sagutin ang mga tanong ng Pilipinas. Pero bago yan, isa muna matinding bardagulan sa Biritan. Beat my spirit! Sa pag-umabalik now! Tik Tropa! Pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network Official YouTube channel.